Hi everyone! Hi mga mamitas! Good morning sa inyong lahat! Happy Monday and welcome back to my YouTube channel! Today's video, gusto ko lang i-share at ikwento sa inyo yung experience ko after akong nabakunahan para sa COVID-19. Hopefully, itong video na ito kahit papaano ay makatulong sa inyo kasi alam ko kahit naglabasan na yung iba't ibang vaccine, milyon-milyon na rin yung mga nagpapabakuna sa buong mundo pero nandyan pa rin yung pag-aalinlangan at hindi pa rin makapag-desisyon kung magpapabakuna ba sila o hindi. So bago yan, gusto ko munang ikwento sa inyo kung paano at saan ako nakakuha ng vaccine. Sa pagkuha ng appointment sa pagpapavaccine, bali yung amo namin ang nag-arrange lahat-lahat. Siya ang nagpunta dito sa malapit na health center. Anim kaming workers nila amo, lahat kami nabigyan ng schedule pero ako yung pinakauna ng appointment at ako yung pinakauna ring nabigyan ng vaccine. Nakuha ko ang aking first dose ng vaccine noong March 3. Pupunta ako ngayon sa health center para sa aking first dose ng vaccine para sa COVID-19. Yung sa second dose ng vaccine, nakuha ko noong March 24. Good morning everyone! Good morning! Today ang aking schedule para sa second dose ng vaccine para sa COVID-19 and let's go! So yung first dose na vaccine, yung schedule ko na yon, pumunta na ako sa malapit na clinic dito sa amin at pumasok na ako doon sa loob ng clinic, pumunta ako sa registration para i-confirm yung aking appointment, binigyan ako ng number, nag-wait muna ako ng sandali. Natawag na yung aking number, pumasok na ako sa room kung saan gaganapin yung injection. Tinanong ako ng nurse kung may mga allergy ba ako sa pagkain, sa gamot. Kinuha din ang aking blood pressure, ang aking temperature. After akong kinuhanan ng mga vital signs, ayun, in-injectan na nila ako at hindi naman tayo takot sa injection kaya hindi ko naramdaman yung sakit. As in, walang-wala akong naramdamang sakit kasi ang bilis-bilis lang yung pag-inject nila sa akin. So after akong na-injectan, pinaupo muna ako doon sa waiting area ng mga 15 minutes, siguro para i-monitor kung mayroon akong reactions after akong nabakunahan. After ng 15 minutes, lumapit na sa akin yung nurse, binigyan niya sa akin yung aking card para sa second appointment, binigyan din ako ng papel, guidelines, at tinanong niya ako kung mayroon ba akong naramdamang kakaiba or side effects ng vaccine. So far that time, wala naman akong naramdaman kaya pinauwi na lang ako. Dito na ako sa bahay mga mamitas. Tapos na yung aking first dose ng vaccine para sa COVID-19 at ilang oras na rin ang nakalipas. Bali 2 hours na after akong na-vaccine. Wala man tayong nararamdaman na mga side effects. Tulad ng sabi nila na mayroon tayong mararamdaman na mild side effects ng vaccine pero so far so good naman tayo, okay na okay. Ginawa ko yung usual work ko sa kusina at so far naman at that time after akong nabakunahan mga ilang oras wala man ako naramdaman na mga side effects, so tuloy-tuloy ang trabaho and naramdaman ko na lang mga 10 hours na akong nagtatrabaho, naramdaman ko na medyo sumasakit ng aking braso, lalo na yung part na tinurukan nila ng injection, sumasakit na siya pero nagtatrabaho pa rin ako. Tuloy-tuloy pa rin yung aking pagtatrabaho dahil hindi naman as in masakit na masakit, kayang-kaya pa naman nating magtrabaho. Natapos na lang ang maghapon at yun lang ang naramdaman kong side effects after akong nabakunahan, yung pagsasakit ng aking braso. Sa gabi ng araw na yon, nakaramdam ako ng slight headache at medyo giniginaw ako kaya uminom agad ako ng gamot. At sa awa ng Diyos, hindi naman nagtagal yung ating naramdaman na slight headache at pagginaw. Natanggal din siya at nakatulog naman tayo ng maayos. Maliban lang talaga na masakit yung aking braso, parang nangangalay siya nung that time. Na umagahan, medyo nawala rin yung sakit ng aking braso. Habang ako nagtatrabaho, nawawala rin yung sakit niya.
So, yun lang sinaramdaman na side effects after akong nabakunahan tulad ng sabi nila kasi na makakaramdam ka ng mga mild side effects tulad ng fever, sakit sa ulo, chill, yung parang nasusuka, nahihilo. So, thanks God naman. So, for that time, yun lang ang aking naramdaman is light headache at saka kunting pagginaw pero sandali lang naman yun at yung talaga hindi maiwasan talaga yung sakit sa braso lalo na dito sa pinag-injikan nila, masakit talaga siya. Siya nga pala yung vaccine na nakuha ko is Pfizer kasi dito sa Qatar ang pagkakalam kong vaccine na binibigay nila Pfizer o di kaya Moderna. Noong second dose naman ng aking vaccine, nakuha ko noong March 24. As in, walang-wala talaga akong naramdamang mga mild side effects after akong nabakunahan, kundi yung kunting slight lang talaga na masakit yung aking braso, hindi gaya nung first vaccine na talagang sumakit siya at parang nangangalay ang pakiramdam ko. Pero nung second dose na, as in, walang-wala talaga akong naramdamang mga mild side effects. Sa wakas, tapos ng aking second dose ng vaccine para sa COVID-19. Rin ako ng certificate, vaccination certificate, nagpapatunay na tapos ng aking first dose, second dose ng vaccine. Kaya pwede na tayong mag-travel at pwede na tayong umuwi ng Pilipinas. So yan mga mamitas and everyone, kompleto na yung ating vaccine, first dose, second dose, tapos na as in complete na talaga. Pwede na tayong mag-travel, pwede na tayong umuwi ng Pilipinas. So sana itong video na ito nakatulong sa inyo at makapag-decide na rin kayong magpabakuna. Sabi nga ng isang doktor na panood ko sa YouTube na sa panahon ngayong pandemya, mas mataas ang benefits kaysa sa risk ng vaccine. Sana nagustuhan nyo yung video na ito at pakishare na rin. And yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe to my YouTube channel. And wala na akong masasabi. God bless and ingat kayo palagi. Bye-bye!